Director, kung ang isang magbubuti o mangangalakal ay maaaring tumakbong barangay chairman, maaaring din ba siyang tumakbo bilang senador? Pagdating po sa senador, ganun din po ang naipapahayag ko, lalong-lalo na ng ating konstitusyon, yung ating pong citizenship, residency, yung age po kasi dyan ay 35 years old, pataas, ano? At yung po mga tinatawag nating presence ng qualifications at absence ng disqualification. Tandaan po muli natin, hindi po tumitingin ang ating constitution at batas. Una po, wala nga pong educational requirement. Ikalawa, wala po pinipiling trabaho ito. Basta importante po, lagi nilang sinasabing marunong bumasa ng Pilipino. Nakakaintindi, nakakasulat ng Pilipino. So ang sa tingin ko po sa pakiwari ko, bilang personal na pakiwari ko po, ito po ay nilagay talaga ng ating framers ng Constitution para po hindi ma-discriminate yung ilang po nating kababayan na maaring may kakayanan, maaring may mabuting intensyon na hindi naman po talaga nasusukat lamang sa pag-aaral. Simula, Director, noong halalan 2004 hanggang halalan 2022, sandamakmak ang diniklara niyong mga nation's candidate dahil sa wala itong kwarta. Ano ang po pwedeng ibalik na kaso laban sa mga kumilik na nagdeklara mga nation's candidate ang mga walang kwarta? Hindi naman po ito, basay po sa aking pag-aaral po doon sa mga nakuwang desisyon, hindi naman po pera yung pinag-uusapan dito, kundi po una, yung kakayanan po mag-mount po ng national candidacy. Kung matatandaan niyo po, yung mga nabanggit po ninyo na yan, sila po yung mga tumatakbo po ng senador, ano? Yung po pag-mount po ng national campaign. Kasi po, national position po ang itatakbo at kung po pumasok, yung sinasabi nga pong bonafide intention, dahil kung meron ka pong intention na talagang tumakbo bilang isang national official, dapat may kakayanan ka rin po. Pero nga po, sa recent decision po ng Supreme Court sa Gutierrez versus Comelec, una, tinanggal na po yung dati naming na sinasabi na kailangan merong political machinery. Tinanggal na po yan at hindi na po ginagamit yan bilang ground ano, para sa nominations candidate. Ikalawang tinanggal na po ng Supreme Court yan nga po pagdating sa pera. Kaya po kung makikita ninyo po, wala na po ipinadeclare na nominations candidate ang Comelec na magbabase doon sa kakayanan po na yan, na napili na lamang po ang Comelec sa mga grounds doon sa nominations talaga, yung kung sa pangalan na nabanggit ko, ng gugulo sa halalan at walang bona fide intention. Kailan po naglabas na ganun desisyon ng kataas-taasang hukuman laban sa inyong no money, no candidacy policy? Una-una po, ulitin po, hindi po ito no money, no candidacy policy. Pinabanggit po namin dito yung bona fide intention, yung kakayanan po mag-mount po ng isang national campaign. So last year po lumabas yan, noong 2022, at agad po ipinatupad ng Comelec. Ituwid lang natin yung record, Director, ano ha? Naglabas ng desisyon ukol doon sa polisiya ng Comelec, ano ha? Si Justice Francis Sardinesa sa GR number 244274 noong 2019. Despite of that fact, marami pa rin kayong diniklara ng nuisance candidate, walang kwarta, hindi kilala, walang partido noong 2022. So, mali yung statement mo kanina lang, Director. Hindi po, sir. Tama po yun. Dalawang kaso po yung nabanggit ko. Kung natatandaan niyo po, yung unang Gutierrez case ang napag-usapan po dito, yung tungkol sa kawalan po ng capacity to mount, yung financial maano po niya, no? Mount a national candidacy. Yan po yung una, 2019. Yung ikalawang decision po, same din po, Gutierrez versus Comelec. Yan naman po yung nagsasabi na hindi na namin pwedeng gamitin po yung kawalan po ng financial na aspeto dyan po sa pagmamount ng national campaign na hindi na namin siya pwedeng equate. So pareho po ang records na binabanggit po, sir. 2019 at 2022 po ito. At nung pagkatapos po ng 2019 po na yan, na tinanggal na po, yan po nabanggit ninyo, na yung financial capacity to mount a national campaign, hindi na po ginamit po yan ng Comelec bilang ground for disqualification. Ang ginamit na po yung bona fide intentions at kids. Iwanagin po natin na Director, ha? Hindi actually Gutierrez yung Martinez versus Comelec 2019. Ano? At malinaw din sa desisyon ng korte na hindi mo po pwedeng i-equate
yung bona fide intention to run doon sa kawalan ng kwarta. Kasi sinasabi mo, walang bona fide intention to run, kasi wala kang kwarta, tatakbo ka, maanang panagat sa buong mundo. Diba? So, ito natin na, kasi kung puro mali ang batayan natin na director, I'm sorry to tell you, eh puro mali din ang kainatnan. So, pakicheck mo yung DR number 2474. Yung 2022 Martinez versus Comelec din po yun. Pareho-pareho pong tao. Twice po kaming natalo sa Korte Suprema niyan. At nung una po kaming natalo po niyan, nung 2019, sinunod na po namin yun. Kaya kahit i-check nyo po yung records namin for 2022 elections, wala na po kaming ginamit na grounds na ipinagbawal ng Supreme Court ng 2019 po. Sigurado ko rin. Sigurado ko rin, Director. Opo. Kaya ako mismo titigil eh. Tumagbo ako noong 2022 eh. Diniklaran niyo ako ng SS, pero wala akong kwarta eh. mali kayo po ba, sir? Harap niyo mismo, biktima niyo. Kayo po ba, sir, ay umakyat po sa Korte Suprema, sir? Hindi na ako umakyat sapagkat sabi ko sa taga-Comelec na walang batayan ang inyong motu proprio. Kasi sinibak, binasura na nga ito ng Korte Suprema noong 2019 pa eh. Diba, matitigas na talaga ang ulo ng mga abogado dyan sa Comelec. At ang mga argumento ko, na hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, ito din yung ginamit ni Justice Hadilesa nung kanyang tumindown sa ponente nung 2019 na desisyon ng Korte Suprema. Ang una kong question doon, yung Comelec Resolution 6452 na ginawa ni Abalos nung 2004, na dinagdag-bawas nila ang saligang batas. Ito mismo ang mga nilabas na argumento ni Justice Hadilesa. Just for your information na director. Salamat po, Sir Chief. Sana po, kung ganyan po, napagaya nga po na nabanggit ni Sir Lakay po, sana po kayo'y makaakyat sana sa Korte Suprema. Para po, kasi po, ang Comelec po ay nakikinig po at susunod sa lahat ng utos po ng Korte Suprema. At ito po yung maganda kasi dito, lahat po tayo ay natutupon. Dito po. Hindi nga sinunod ng 2022 ang 2019 ruling eh. Ay, nakasunod po yan at hindi na po ginamit po yung grounds po sa Martinez na nakulit po yung 2022 na iba naman po yung dahilan po. Thank you na kayo, thank you, Director. Yeah. Salamat po, Sir Kitz. Thank you very much po. Magkabigin mo na. Sandra Aguinaldo. Share soundbite lang on nuisance candidates kasi ilan po sa mga nag-file kanina ay nagsabi na ilang beses na po silang na-reject ng Comelec, na-disqualify ng Comelec. Nadinig ko po yung ibang nakapanayam, no? At binanggit yung mga rason at ang isa sa mga nabanggit na rason ay dahil sa kawalan daw ng pondo o resources para magkaroon ng kampanya sa buong bansa. Alam niyo po, napakadami na nating kaso. Pamatong versus the Comelec, Marquez versus the Comelec na kung sa certificates of candidacy, tayo ay wala ng pera. Alam niyo po, not under the present leadership are we going to disqualify simply because he is poor or without any money to finance his campaign. Although that may be a factor, but that cannot and should not be a major factor in determining sino ang pwedeng makatakbo sa darating na halalan. October 8, ang lahat ng certificates of candidacy ng lahat ng kandidato, kahit yung mga certificates of nomination and acceptance, yan po ay bilang pagtalima namin. So ating pinangako na transparency upang nalalaman ng mga kababayan natin sino ang tumatakbo, anong background ng tumatakbo, ano ang kwalifikasyon ng tumatakbo, para naman kung sino may question, issue, pwede mag-file ng petition to cancel or deny due course candidacy.